Awesome text animation using GIFs. Tagalog tutorial. Magandang araw mga kokalmados. Naririto na naman po akong muli para maghatid o magbigay ng isang bidyong pangkaalaman na inaalay ko po sa mga gurong tulad ko. Ngayong araw ay ituturo ko kung paano gumawa o lumikha ng isang text animation na magagamit natin sa ating PowerPoint presentation na nakamamangha at nakabibilib kapag natapos ito. Ito ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng gift animations sa ating text sa PowerPoint presentations. Ngayon, bago po tayo magsimula, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell. Maraming salamat po mga kokalmados. Magsimula na po tayo. Ganito po ang kalalabasan ng ating output kapag natapos natin ang gawaing ito. So, ang una po natin gawin ay ihanda na po natin ang ating browser. So, ayan po. Mag-open ako ng aking browser. Inihahanda ko lamang po ito. Pag ngayon nakahanda ng browser natin, mag-open po tayo ng blank PowerPoint presentation. So ayan po, in-open ko na po ang isang blank PowerPoint presentation. Click natin yan, yung blank. Then i-click lang po natin yung presentation sa left side para po i-click natin yung blank. Ayan. Pagkatapos po niyan, dahil blanko na po ito, ay i-click natin ang insert. Mag-insert po tayo ng rectangular shape or rectangle shape. At ipuno po natin to sa ating slide. Then yung rectangular shape, kayo na po ang pumili kung ano pong nais yung kulay. Pero mas maganda po, mas darker kasi po gagamit po tayo ng animation na GIF para sa text natin. After po makapili natin ang color nung rectangular shape natin, mag-insert po tayo ng word art. So, yan na lang po ang pinili ko. Then, itatype natin yung text na gusto nating lagyan ng animation. Dito po, ang nilagay kong text ay Sir Kalmado. Yan po yung blog ko or yung channel ko. Then, sa ibaba po, ang guro. Yan. Then, kapag nailagay na po natin yung text natin na lalagyan ng animation, see to it po na naka-align po ito, align center and align middle. Pagkatapos ay i-highlight natin ito, then i-click natin yung home. Kayo na po ang pumili kung anong font ang gagamitin ninyo. So ako po dito, ang gagamitin ko ay ang impact. Then yung size po, kasi ito lang naman yung gagamitin kong text, so lalakihan ko na lang din po siya. So yung font size at yung font na gagamitin natin ay depende po sa inyo. Depende rin po sa paggagamitan ninyo. Then dahil nga ito lang naman ang ilalagay kong text na lalagyan ng animation, don't forget po, laging yung i-check yung alignment niya. Kasi po, igigit na natin siya. But nasa inyo po yan kung ano po yung, saan nyo po ilalagay itong text ninyo. So ako, mas prefer ko po na igitna na lang ito. Middle and center. So now, kung okay na ang inyong text na lalagyan ng animation, sa home tab po,
i-click natin yung maliit na box na yon na kinlik ko kanina. Then, click yung character spacing. Sa spacing, choose natin ang expanded. Then, sa by, kung ilang point, ay gawin natin itong 10. Then, click OK. Dahil po ito ay lumaki, so i-adjust po natin para maitama natin yung alignment. So, i-check ulit natin yung alignment niya. Ayan. I-center ko ulit siya at middle. Ngayon, i-highlight ulit natin yung text. Then, sa home, i-bold natin ito para mas lumaki pa. Then, dapat laging naka-check yung letter S na yan. So, kung okay na yan, ang gawin natin, ang next step natin ay i-click natin yung rectangular shape. Then, habang naka-click yan, i-click din natin yung shift sa keyboard natin. Then, pagkatapos nyo, ay i-click natin yung text natin. Then, after nyan, click the shape format. Then, hanapin natin yung merge shapes. Click yung subtract. Subtract. Then, puputi na po ito. Ayan. So, pag nandyan na po tayo, pwede na po natin lagyan ng animation yung text natin. So, ang question, saan ba tayo kukuha ng ating animation na idadagdag natin sa text natin para magkano ng animation? Tama? So, ganito. Balik tayo sa ating browser. Then, sa search tab, i-type natin ng animated pattern background GIF. Diyan tayo kukuha ng animated picture na idadagdag natin sa ating text para magkaroon ng text animation. So, i-click natin yan. Then, mapupunta tayo sa iba't ibang images na may animation. At yan yung gagamitin natin. So, click tayo sa More Images for Pattern Background. So, lahat po yan ay mga GIF, so meaning mga gumagalaw yan, mga animated picture po yan. So, kayo na pong bahala kung ano yung pipiliin ninyo dyan. So, for example, kinlik natin. Yan kasi yung tinuturo kanina, meron na po ako nyan. So, pili pa tayo ng iba. So, yan po pinili ko. Then, isi-save as po natin yan as GIF. Uulitin ko po ha. Save as, right click, then save as, then dapat GIF image yung save as type, GIF image. Then, isave natin yan, then kusa na po itong madadownload. So, may nakuha na po ulit tayo. Then, pili pa ulit kayo. Bahala po kayo kung ano po yung gusto ninyong piliing animated background, picture background, na igagamitin ninyo sa inyong text sa PowerPoint presentation. So, ayan po, pumipili pa po ako ng isa. So, ayan po, may napili pa akong isa. Right-click natin, save as. Then, don't forget, dapat save as type, GIF image. Then, sa ibaba po, makikita ninyo, nag-download na po ito. Then, mapupunta yan kung saan file destination niya, yung mga dinadownload nyo. Sa akin po kasi, sa downloads ko mismo ito, makukuha. Then yan, bumalik na tayo sa ating PowerPoint presentations kasi may na-download na po akong GIF. Now, ang gagawin natin, mag-insert ngayon tayo. Pero ang ginawa ko dyan muna, dinalawa ko yung presentation ko, yung slide ko para magkaibang animation ang gagamitin natin. So, ayan po. So, punta po tayo dun sa slide. So, dito, iitiman ko naman po muna. Papalitan ko ng kulay. Bahala na po kayo kung anong piliin nyo. Kung mas maitim, or mas darker, what I mean, or mas lighter. Pero mas maganda talaga dapat dito, darker. O, ayan po. So, nag-insert po ako. Mag-insert ako ng picture. Ayan, napunta ako sa downloads. Then, mamimili ako kung anong GIF yung gagamitin ko. Kinlik ko na, then insert, then mapupunta po siya sa slide. O, yan, di ba po, gumagalaw. Then, kailangan niyang i-cover yung buong text na yon.
Then kapag na-cover na nung animation yung buong text, i-right click natin, right click tayo dyan sa animation na yan, then send to back. So ayan po. Di ba po, ang ganda? Pero ng animation yung ating text. Hindi ho ba napakadali lamang po? So ayan. Then, bahala po kayo. Sabi ko nga kanina, mag-change kayo ng color, ng rectangular shape kanina. Then, sa pangalawa naman tayo, lagyan din natin ng animation. So, punta tayo sa insert ulit. Wait lang. So, ito na po. Sa insert ulit tayo. Insert picture. Yung isang GIF naman po o GIF yung gagamitin natin. Then, click insert. So, nasa inyo po yan kung anong i-download yung GIF or GIF. Then, send to back. So, ayan po. Hindi ho ba napakadali lamang po? At pwede natin itong gawin sa mga slides natin, sa PowerPoint presentations natin para mas nakakataog pansin sa mga nanonood or nakikita, gayon din ang nakakita, gayon din sa nakikinig ng ating presentations. So, yan lamang po yun. Napakadali lamang po, hindi ba? So, dyan na po nagtatapos ang isa na namang videong pangkaalaman na inaalay ko sa mga gurong tulad ko. Muli po, sana po ay may natutunan kayo sa videong pangkaalaman na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Paalam!